nagpe-prep ako ng collar ngayon ng panglalaking polo, tapos i-attach ko po doon sa body. Sana makapagbigay ako sa inyo ng konting tip. Ito guys, gagawin natin. Ito po yung pilon ng ating bangkito. Yan. At ito yung collar, yung pangtakip natin. At ito yung kabiya. Yan. Ang ginagawa ko po dito, ganito. Yung iba po, ganito. Sa akin po, ito siya. Ito guys, pagsalubungin nyo doon, itahin nyo po siya ng maliit lang. Yan. Siya guys. Ngayon, eto, ibaliktad nyo po siya dito sa kabila. Tapos ito, itupin nyo po siya doon. Yung hindi po lalampas yung tahi nyo doon. O, yan guys. Ganun nyo na po, pumunta kayo doon sa kabilang dulo, dito. Ipitin nyo po ng pantay yung tela. Ito siya guys, pinupit ko ng pantay. Tapos ito, tanggalin po natin yung pilon. Palit po kasi yung nagawang bangkito. Yan, bangkito po ang tawag dito. Tignan nyo sa gitna. Okay na po tayo doon. Ngayon, ito naman, ito kasi, hiwalay siya. Pagka po barong, buo. Pagka po polo, magkahiwalay po na ganito. Yan. Pag nagtahi kayo, ipailalim nyo yung pilon. Tapos, pantayin nyo itong telang ito na doble. So, yan guys. Ngayon, bago nyo tahiin yung kabilang dulo, magkabila, tabasin nyo na po dito. So, yun, natapos na po natin. Pag nagtahi po kayo, dito po kayo lagi magsisimula sa taas. Pagdating po dito, maglalak kayo. Yun, hidapan nyo ngayon dito. Kailangan po, pag tinahi nyo, pantayin nyo na kasi nagupitan na po natin. Ngayon, ito po, baliktarin nyo ito, dito kayong kumaling sa walang pilon. Ayan. Ito po, dito rin sa walang pilon. Ito siya guys. Ngayon, yung gunting natin, kung may panundot kayong iba, pwede naman. O kasi ito lang, huwag nyo masyadong ituso kasi minsan nabubuntas siya. Guys, tatahian natin ng, yung iba po, 1/4, ako po, 1/16. Pagdating po sa dulo, inusok nyo. Pumunta po kayo dito sa side na to. Ngayon, tapos na po tayong
pag 116, ayan guys, so hindi po siya pantay. Kailangan po, bago nyo ikapit ito doon sa bangpito, lupitan nyo po dito at pantayin nyo po ng tupet. Ayan guys, pantay doon. Maglagay kayo dito ng nuts. Ayan. Ngayon ito, ito na guys yung ginawa natin. Yung may pilon, ito. Ito guys, oh. Kita nyo naman yung may pilon na may tandaan. Yun ang dikit nyo doon. Pinandaan natin. Tapos, ang pasada nyo dito ay 1/4 lang. Pag pinasadahan nyo po ito, hawakan nyo ng mahigpit. So, ito siya guys. Oh. Ngayon, ito, kabiyak na bang tito, ito yung walang pilon. Ngayon guys, itong walang pilon, magtitira kayo ng ganung kalaki doon. Tapos, diretsyohin nyo po siya dito sa kabila. Idadapa nyo siya dito. Yun. Ito guys, hawakan nyo pa rin. Huwag nyo pakakawalan. Hawakan nyo, ipatong nyo itong kabilang ito, tapos ito, hawakan nyo yung inanin. Pagdating dito, magsara kayo. Para maganda po yung flat ng pilon natin, magpupit po tayo dito. Ngayon guys, eto, napantay natin kanina, papantayin natin ulit. Tapos yung dalawang yon, kailangan magkatapat sila mamaya pag kinapit nyo doon sa body. O eto, kupitan natin ng konti para yung gitna nito tsaka yung gitna ng body, magtama sila. O guys, eto na yung body ng pantay. Yan. Ito, itinahi na yung pinaka, ito uhales, ito butones. Kunin natin yung gitna. Yun. Tapos guys, ang pagkakapit nito, ang ikakapit natin sa body yung walang pilon. Yun guys. Bago nyo ikapit, lagyan nyo siya ng maliit na nuts. Yan. Para pagdating nyo dun sa kabila, pareho sila ng lapad mong tahe. Ayun guys, pag kinapit nyo to, 1/4, magpasobra kayo ng kaunti dun. Bago kayo tumakbo, eto, yung tinandaan nyo dito, ayun, medyo malayo. Ganito lang po yun. Hawakan nyo dito. Huwag kayong magbabago ng laki ng pakain doon. O, ayun guys, oh, sakto na sila. Pagdating dito, ganun pa rin po yung kain ng karayom nyo. Nasa 1/4 pa rin po kayo. Ito siya guys, oh. Pagdating dito, ganun pa rin po. Kung kayo babagsak sa ilagyan nyo ng nuts kanina. Ito na tayo. Pagdating dito guys, yan. Ito kasi hindi nyo na siya kailangan i-fold kasi naka-fold na siya. Pantayin nyo na lang ng pakain doon sa kinapit nyo. Ito kasi, 1 inch ito ang matitira. Dito, kung gusto nyo nang, kung hindi naman umabot ng 1 inch, okay lang po yun. Ngayon dito, kung medyo malaki yung kabila,
Kasi minsan guys, hindi maiwasan eh. O yun, pantay na siya. Pipitin nyo po dito. Kasi minsan po, nag-move talaga yung kailan natin. Yun, pantay na po sila doon. Ganun din uli ang gagawin natin. Yan guys ah, i-fold nyo na siya, pabalik. Ayan, naka-fold na siya, pabalik. Ngayon ito, ito guys, ito kasi kailangan ipasok yung isa. Kaya ang gagawin nyo, ito, itong sa ilalim, ang galing lupitan nyo. Ayan, itong sa ilalim, ito, gupitan nyo. Ang ginugupit natin yung walang pilon. Tapos dito guys, sa banda rito, kailangan may tandaan kayo. Kasi dito natin ilalagay yung sizing. Ito po. Yan na siya guys. Tapanan natin. Ito na. Yun. Kaya ginugit natin yung ilalim kasi ito, iyuyupo nyo siya doon, papasok. O, para malinis. Iyuyupo natin siya, papasok doon sa ilalim. Yan guys, o, wala na tayong problema, hindi na tayo magpipiklo. Kasi nakatiklo na siya. Tingnan na lang natin kung malalaglag siya doon sa tahe. So, ito na po yung tandaan natin. Lalagyan na po natin yung size C. So, yun guys. Ang size kasi nitong polo to ay 18. Ngayon, habang tumatakbo yung makina nyo, silipin nyo kung pantay siya sa likod. Pagdating dito guys, malayo pa lang kayo, i-fold nyo na yun sa loob. Para pagdating dito, hindi kayo ipit. Ayun o. Kapit na natin yung collar. Ayan, tingnan natin sa likod. Ngayon, nakaganon tayo. Dito ngayon tayo. Yung sinimulan natin, dito tayo magsimula pabalik. Ayan o. Mga magdistansya kayo, pagdating dito, tusok mo siya ng malalim doon. Para pag-adjustin dito. Oh, yun. Ngayon guys, balik na rin natin. Balik kayo dito. Huwag kayo magputol na ang sinuli doon kasi pangit siyang tingnan. O, ayan guys. Ito na yung collar natin. O, ayan. Nakita nyo naman. Flat na flat. Tapos sa likod guys, ayun, hindi naman siya nalaglag. Ayan. Kailangan kasi hindi malaglag yung tahi nyo. O, ayan guys. O yan guys, naipakita ko sa inyo kung paano i-prep at kung paano i-attach yung collar natin. O,
Sana nagustuhan nyo naman yung gawa ko ngayon. At huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share. Thank you!